Panukalang budget para sa 2021, tad-tad daw ng pork at pondo para sa panunupil? At programang plant, may pakinabang ba sa mga magsasaka? Yan at iba pang balita at pananaw ngayong Linggo mula sa Alter Media Network. Alab ng katarungan, alab ng katotohanan, alab ng kalayaan. Nagsimula na ang hearings para sa panukalang 4.5 trillion pesos na national budget para sa 2021. Nakakalulang halaga, pero saan ba ito mapupunta? Sabi ng Duterte administration, para raw sa pagbangon mula sa COVID-19 pandemic ang 2021 budget. Pero teka, bakit bilyon-bilyon ang nakalaan para sa militar at pork barrel? Totoo na sa proposed 2021 budget, kapansin-pansin ang paglobo ng pondo para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula higit 600 million pesos na budget for 2020, lolobo ito sa 19.1 billion pesos sa 2021. Halos 3,000% increase. Pondo raw ito para supilin ang rebelyon sa bansa. Pero sabi nga ng mga progresibong grupo, more funds ito para sa pasismo at paggigipit ng mga kritiko. Meaning more human rights violations din. Sinasabing walang pera ang gobyerno pero ang lalaki ng mga halaga na inilaan para sa militarisasyon, yung panunupil sa karapatan ng mamamayan. May 19 billion peso na pork barrel ang mga general para sa panunupil. Ay wow! General's pork! Kung susuriin daw kasi, bulto ng pondo para sa NTF ay nakalaan para sa DILG. Gagamitin daw para sa mga lugar na cleared na raw sa rebelyon. At ano ang mga proyektong ito? Aba, parehong-pareho sa dati ng pork barrel. Mga proyektong kalsada, tulong pinansyal, etc. na walang breakdown. O diba? Return of the comeback na nga yata ng pork barrel na, by the way, dineklara ng unconstitutional ng Supreme Court. Speaking of pork barrel, papahuli ba naman ang mga congressman? Sa panukalang 666 billion budget ng DPWH, may halos 400 billion pesos na nakaimbudo sa central office bilang lump sum funds. In other words, walang breakdown kung saan ito mapupunta. Pero alam na yan eh, kayo talaga, lapit na kasi ang eleksyon no. Nakakalula man ang pondong mukhang pupunta sa pork barrel, hindi naman daw nito sinasalamin ang nakalaang pondo para sa kalusugan at mga pangangailangan para matugunan ang COVID-19. In fact, sa DOH pa lang, kita na ang problema. Mahigit 1/3 ng kabuuang budget ng DOH ay mapupunta sa PhilHealth sa kabila ng mga issue ng korupsyon. At halos nangalahati din ang pondo para sa pagpapatayo ng mga ospital at health facilities. Kahit nga budget para sa personal protective equipment ng medical frontliners, kapos na kapos. At kung ayuda naman ang pag-uusapan, nako, kapos din ang nakalaang pondo. Habang bilyon-bilyon ang itinaas ng pondo para sa build, bariya-bariya naman ang itinaas ng budget ng mga ehensyang nangangasiwa ng ayuda sa mamamayan, kabilang ang DSWD. Ayon sa Makabayan Koalisyon, hindi deserve ng mamamayang kinokolektahan na nga ng napakataas na buwis ang tila walang habas na pagwawaldas at pagbabudget para sa panggigipit ng gobyerno at paninigurado sa pera para sa mga aliado sa susunod na eleksyon. Sa halip na ilagay sa militarisasyon or sa pork barrel at corruption, ilagay sa kailangan ng mamamayan ngayon. Yung sapat na pondo para sa kalusugan. Para sa ayuda sa mga naghihira, para sa trabaho, sa mga walang trabaho, at iba pa. Importante na may sapat tayong pagkain sa panahon ng pandemya. Pero kamusta ba ang mga programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka? Panoorin ang aming report. Nabibili, hindi, mabili man, mura, kaya mas maganda. Ipamigay na lang kaysa hindi masayang. Ganun kami ngayon. Ganito ang kalagayan ngayon ng maliliit na magsasaka sa San Jose del Monte, Bulacan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Lea, marami sa kanila ang hindi na maibenta ang mga produkto dahil wala na ang dating mga mamimili. Pati nga raw ang maliit niyang sari-sari store, lugi na dahil nagamit na nila ang puhunan.
Gulay ang pangunahing tanim ni Lea at maliban sa ilang kilong bigas at mga dilata na ayuda mula sa munisipyo, pahirapan daw makakuha ng tulong mula sa Department of Agriculture para makaagapay sa kanilang pagtatanim. Yung talong ko, galing yun dun sa Agri. Ire-request pa namin yun. Tapos mamamasahe pa kami dun, mag-arkila pa kami ng jeep. Sa awa ng Diyos, tumubo yan, yung mga talong ko na yan, tumubo na pero hindi pa rin nakakabawi dun sa pinamasahe ko tsaka sa pinag-arkila namin sa jeep. Merong 31 billion pesos na pondo ang programang Plant, Plant, Plant o Alpas COVID-19 ng Department of Agriculture. Pero sa nakalaang pondo, 3 bilyong piso lang ang direktang tulong at suporta na inilaan ng gobyerno para sa mga magsasaka. Lumalabas na 5,000 piso lang ito kada magsasaka para sa halos 600,000 rice farmers. Wala namang malinaw na programa ng ayuda para sa mga magsasaka sa mga gulayan, maisan, nyugan, tubuhan, mga mangingisda at iba pa. Ayon pa sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, bigong tugunan ng programa ng gobyerno ang pangunahing pangangailangan ng mga magsasaka ngayong pandemya. Mas market-oriented eh. Mas pagpapalakas ng value chain sa sektor ng agrikultura. Hindi pa mas pangunahin sa pagpapalakas ng lokal na sektor ng agrikultura natin at yung pagpapalakas sa produksyon agrikultura. Lalo na dun sa food crop sector. Dagdag pa niya, wala rin daw sapat na suporta sa marketing ng farm produce ng mga magsasaka kaya hindi madaling maibenta ang kanilang mga produkto. Sa tansya ni Mariano, hindi dapat bababa sa 100 bilyong piso ang ilalang pondo sa agrikultura para sa pagtugon sa pandemya. Pero sa proposed budget para sa 2021, mahigit 60 bilyon pesos lang ang nakalaan para sa Department of Agriculture. Sa katotohanan yan, talagang wala sa top priorities ng Duterte government ang sektor ng agrikultura. Giit ng KMP, dapat agad maglaan ng 25,000 pesos na production subsidy at 15,000 pesos na cash assistance sa mahigit 9 milyong magsasaka, agricultural workers at mangingisda. At sa panahon ng pandemya, dapat din daw ihinto muna ang reclassification ng agricultural lands at kanselahin muna ang amortisasyon at utang ng agrarian reform beneficiaries at iba pang magsasaka. Sa ganitong paraan, mapapangalagaan daw ang mga magsasaka at masisigurong may sapat na pagkaing mapoproduce ang bansa sa panahon ng pandemya. Ay dapat na mas palakasin o pataasin yung ating lokal na produksyon. Kaya nating makamit yung sariling kasapatan natin at matatag na sigurado sa pagkain. Chantal Eco nag-uulat para sa Alab. Tila hindi tinatantana ng state forces ang panggigipit sa mga aktivista sa Isla ng Panay. Mula sa Iloilo, panoorin ang report ng Panay Sayon. Walang tigil ang panggigipit sa mga aktivista at progresibong grupo sa Panay. Ang pinakahuli, ang pagsampa ng kaso laban sa Secretary General ng Grupong Bayan Panay. Ika-13 ng Agosto nang matanggap ni Elmer Foro ang subpoena mula sa piskal dahil daw sa kasong murder at multiple frustrated murder na ayon sa bayan leader ay pawang gawa-gawa lamang. Inaakusahan si Foro na may kinalaman daw sa nangyaring labanan ng New People's Army at AFP noong Abril kung saan namatay ang isang sundalo. Ayon kay Foro, desperado ang AFP na idawit siya sa kaso. Samantalang buong panahon ay nasa pampublikong training at pamimigay ng ayuda ang kanilang grupo. Napaka-imposible no? Sa isang Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan na magiging bahagi no? ng ambus na yon. Dahil unang-una ay ang ating gawain ay narito sa city at araw-araw sa panahon yon ay busy-busy po tayo sa pagbibigay ng mga relief operations, feeding program at saka health trainings sa mga mamayang Pilipino na apektado ng COVID-19. Bukod kay Foro, nakaranas din ng harassment si Reverend Father Marco Sulayaw, ang chairperson ng Promotion of Church People's Response Panay. Pauwi na si Father Sulayaw kasama ang asawa at kanyang mga anak mula sa kanyang parokya sa Kulasi Ahuy nang harangin sila sa isang PNP checkpoint sa Batad, Iloilo. Ayon kay Father Sulayaw,
Habang hinahanapan siya ng driver's license at rehistro ng sasakyan, lumapit ang dalawang nakasibilyang kasama ng mga pulis at nagpakilalang galing sa National. Hindi binanggit kung anong ahensya sila nang galing, pero pilit inabot sa pari ang isang puting sobre na may cellphone number na dapat daw tawagan ni Father Sulayaw. Kaya nagtanong ako bakit ako lang ang pinahinto at yung lahat ng sasakyan na dumadaan ay hindi naman pinapansin. So may sumagot sa akin na naka-civilian, no? Pero nakabunit din. Sabi niya, pasensya na Father, dahil ito lang ang paraan para makausap ka. Sabi ko, oh, bakit? Sino kayo? Sabi niya, mga galing kami ang National at pinadala kami dito, pinababa kami dito para lang makausap ka at mayroon kaming ibigay sa iyo. Para tawagan mo ang aming boss. Ang mga cellphone number ay tugma sa mga numerong pilit ding ibinigay sa mga staff ng Bayan Panay nitong Mayo. Ang nasabing numero ay ginamit rin sa pagtawag sa executive director ng isang disaster NGO noong Hunyo at nagpakilalang galing Malacañang. Kasama rin sina Foro at Father Sulayaw sa higit 30 aktivista at abogado na nasa red tagging posters na muling ipinaskil sa Iloilo nitong Agosto. Una itong ipinaskil noong December 2018 at March 2019. Kasama sa posters ang litrato ni Jory Porquia bago siya pinaslang noong April 30. Pag-implicate sa akin sa isang gawa-gawang kasong murder at attempted multiple murder ay isang nakakatawang at nakakagalit na nagpapakita ng pagkadesperado ng rehimen na patahimikin ang lahat ng kritiko ng rehimen ito. Patuloy tayong lalaban, patuloy tayong kikilos, patuloy nating i-condemn yung gawain ng rehimeng ito at patuloy nating panindigan, no, ang interes ng mamamayang Pilipino. To si May Sulayaw ng Alter Media Panay para sa Alab. Hindi lang sa Panay tumitindi ang panggigipit sa mga aktivista. Sa Bicol, dalawang lider ang magkasunod na inaresto ngayong Linggo. Sa Central Luzon, kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act ang sinampa laban sa mga AITA. Samantala, mga kaanak na kukuha sa labi ng mga NPA sa Palawan, ginipit. Ilan lang yan sa mga ulat na nakalap ngayong Linggo sa Atake Alert. Sa Bicol, inaresto sa magkasunod na araw ang dalawang leader ng progresibong grupo sa Camarines Sur at Camarines Norte. Dinakip noong September 6 si Nelly Rodriguez, chairperson ng Bayan Camsur, sa mismong opisina nito sa Naga City. Kinabukasan, inaresto naman ang kilalang transport leader na si Ramon Rescovilla ng Condor Piston. Parehong kinasuhan ng murder case ang dalawa at parehong hinuli sa questionableng paraan. Ayon sa Bayan Bicol, pasyente ng COVID-19 ang hinahanap ng pulis pero biglang may arrest warrant na pala para kay Rodriguez. Samantala, torture at tanim ebidensya naman ang naranasan ni Rescovilla. Pinilit daw itong bitbitin ang isang bag na hindi sa kanya na naglalaman na pala ng baril at granada. Apat na leader na ang inaresto sa Bicol sa panahon ng pandemya. Noong Hulyo, inaresto rin si Jeneline Nagrampa ng Bicolana Gabriela at Pastor Dansan Adres ng Karapatan Bicol. Ang ginagawa ng ating gobyerno ay patahimikin ang kanilang mga kritiko imbes na atupagin ang COVID-19 pandemic, imbes na atupagin marami pang iba't ibang issue na kinakaharap ng ating bansa liban sa pandemya. Sa Zambales, kinasuhan ng paglabag sa Anti-Terrorism Act ang limang AITA na hinuli ng 7th Infantry Division sa San Marcelino. Kinasuhan din sila ng murder at iba pang kaso at binansagang mga membro raw ng NPA. Pero pinabulaanan ito ng Central Luzon AITA Association na nagsabing membro nila ang isa sa mga dinakip, si Jasper Garong. Paliwanag ng grupo, pauwi na sina Jasper kasama ang asawa at tatlo pang AITA matapos ang pagbobomba ng 7th ID noong August 21 nang makasalubong nito ang mga sundalo na humuli sa kanila. Kinundina ng grupo ang patuloy na harassment at military operations sa kanilang lugar na anilay dahil sa mga itatayong proyekto sa lupang ninuno ng mga AITA. Sa Palawan, kinundina ng Karapatan Southern Tagalog ang panggigipit umano ng Western Command ng AFP sa mga 15 napaslang na NPA sa Brooks Point. Ayon sa grupo, pinapatagal ng AFP ang proseso ng pag-turnover sa mga kaanak ng mga 15 na Andrea Rosal, anak ng NPA leader na si Roger Rosal, Bonifacio Magramo, Rona Jane Manalo at dalawa pang NPA fighters. Matapos ang 5 araw na panggigipit, nakita ng mga kamag-anak ang halos na agnas ng mga 15 mga napaslang.
pero hindi pa rin daw pwedeng ibiyahe palabas ng Palawan hanggat wala pang clearance mula sa munisipyo. At yan ang mga nag-aalap na balita at pananaw mula sa Alten Media Network. Ito si Nin Sapalo. Patuloy tayong makibalita, makialam at magsuri. I-follow nyo kami sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ingat!